isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay babahagi ko na naman sa inyo ang isang panibagong recipe na siguradong magugustuhan ninyo. So kung may mga cakes kayo na mga leftover dyan guys, don't worry dahil may recipe tayo na pwede nating gawin na napaka-easy lamang. Narito ang ating kumpletong mga sangkap. Para sa ating chocolate ganache, dalawang ingredients lang ang ating kakailanganin. Para sa ating whipping cream guys, ang ginawa ko, ininit ko lang ito gamit ang ating microwave. Pagkatapos, ihahalo ko lang ang ating semi sweet chocolate chips. Ayan. At paghaluin lang ito hanggang sa matunaw. Magdagdag lang po ng chocolate chips guys hanggang sa makuha natin ang tamang consistency ng ating mixture. Continuous lang po ang paghalo hanggang sa matunaw na lahat ang ating chocolate chips. Once na okay na ito, set aside lang muna natin. Ayan guys, mag-proceed tayo sa ating butternut coating. Narito ang kumpletong mga ingredients. 1 1/2 cup desiccated coconut, 1/2 cup powdered sugar, 1/4 cup unsalted melted butter, 1/2 teaspoon of cinnamon powder or nutmeg, 1 teaspoon red orange food coloring. So, una lang po natin gagawin guys, isang malaking mixing bowl. Paghaluin lang natin ang ating mga dry ingredients. Ang ating desiccated coconut at ang ating powdered sugar. Once na nahalo na natin ang maigi, sunod natin ang ating cinnamon powder at ang ating food coloring. So again, paghaluin na natin ito hanggang sa ma-well combine natin ang ating dry ingredients. So ngayon, isusunod na natin ang ating melted butter. Pagkatapos, paghaluin lang natin ulit ito ng maigi. Pagkatapos, iset aside lang muna natin ito. So, sunod natin na gagawin guys, ay dudurugin lang natin ng ating leftover na cupcakes. So kung meron kayong mga leftover na mga cake guys, sa inyong mga party, pwede nyo po itong gamitin. So once na nadurog na natin ito guys, maglalagay lang tayo ng konting chocolate ganache. So, ang chocolate ganache na nilagay natin guys, ito ay magsisilbing binder sa pagbibilog natin mamaya ng ating munchkins. So, ganito dapat ang kanyang texture guys, para mabilog natin ito mamaya ng maigi. Hindi siya madudurog. So ngayon, magpo-proceed tayo sa pagbibilog ng ating butternut at pagko-coating. So dito guys, gumamit lang ako ng 1 tablespoon na panukat. Yan, pagkatapos, bibilogin ko lang ito at ilalagay sa ating chocolate ganache. Ayan siya, gumamit lang ako ng tinidor. Ayan. Pagkatapos, patuloyin ko lang ito ng konti. Ayan, at ilalagay ngayon sa ating coating.
Para naman po sa ating coating guys, kung ayaw nyo pong gumamit ng desiccated coconut, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Ibibake nyo lang ito ng at least 5 minutes. So, ganun lang siya kadali gawin guys. Ayan, so continuous lang natin ang paggawa hanggang sa maubos natin ang ating mixture. Once na natapos na natin ito guys, i-chill lang natin ito ng at least 1 hour bago natin i-serve. So after ng 1 hour na pag-chilled guys, ito na, ready to serve na ang ating butternut munchkins. Sigurado na magugustuhan niyo po ito, lalo na po ang inyong mga anak. So, ito na guys, tikman na natin ng ating Chewy Butternut Munchkins. Thank you all for watching my videos. Kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification button para updated kayo sa mga susunod kong videos. Thank you all and God bless!